Ito. So ito yung owner ko na at 32. So yung tubo rito, kinuha natin. Yan yung tubo rito na ganoon. Kinuha natin ito yung. So ito. Ito siya. Yan. So binuntas na natin ng city lane. So kung inyo makikita, ayan. Ayan po. Ito yung paglalagyan natin ng access valve. Pag ginawa na natin ito pa, kasi kailangan natin na malagyan ito ng access valve kasi dito dadalo yung low side. Ito po yung low side ng tubo. Dito. Ito. Yan. So, ito yung low side. Yan. So, nilagyan na natin siya ng paglalagyan ng access valve. So, dito kasi dadalo yung freon. Dito tayo magsusubo ng freon sa low side. So, ito setup pa lang ito. So, ihinangin lang natin to. Ang ginamit kong pambutas dito yun, acetylene. Ayun. Ayun, yung acetylene na yun. Ayun. Itong ginamit ko rito ng pambutas. Ngayon, ihinangin ito, gagamitin naman natin yung map gas. Okay. Ito, yung paglalagyan ng access valve, hindi natin ito pwedeng basahin ng tubig, yung connection, yung napaghinangan. Kasi pag ito, binasa natin ng tubig ito kagad, mariho siya magkuruno ng crack. So, yun ang iiwasan natin na magkuruno siya ng crack kasi ang preo na dadaano rito sa tubo na ito, flammable po. Okay. So, kailangan lang natin itong in-nitro para yung mga natanggaluro sa loob tumalsik para pagka na-evacuum natin konti na lang. Yan, naka-setup na. So, nahinang na. So, hindi ko natin ito pwedeng basahin ito ng tubig. Lalo na yung sinasabi ko, pagka ito binasahan nyo ng tubig, maaari siya magkuro ng crack. Unang-una ho, ang preno nito ay flammable. So, bayaan nyo lang ho siya lumamig ng konti. Basta pagka malamig na, pwede na nahawakan na, pwede nang basahin ng tubig yan. Pero yung pagka mainit pa, huwag nyo hong babasahin ng tubig. Baka magkuro ng crack. Okay? Setup na ho siya. Ito para sa access valve. Iba pa ho yun ito sa condenser. Iba pa yan. Ito yung sa access valve. Ayan. Itong mahaba na to. Ayan. Iba pa ho yan. Para ho ito sa high side. Ito naman ho sa low side. Charge line o discharge. Okay. Ito yun, evaporator, kaya lang ho, may leak na nakita nyo na ho, panlima. So, hihinangin ho yan, tatastasin ito ng konti, tapos yan saka hihinangin. Ngayon, itutuloy natin ito ulit. Tutuloy natin ito ngayon, pala. So, kung inyong nakikita, so, bababa ko lang ito. Na. Ito, yung bahagi na ito, itong lalagyan natin ng access valve. Lagyan natin ito ng konti para may lagay yung access valve. Ito. So, sa paglalagay ng access valve, siyempre, hinangin ito, di ba? So, tatanggalin lang natin yung nakalagay sa loob. Yung tinatawag nating karamihan, pito. Ito. Itong pito na ito. Yan, tinanggal natin sa loob. So, pag hindi kasi natin ito tinanggal sa loob at pagka ito hininang natin nakasama yon dito, pag hininang natin nakasama siya, maluluto yun yung tinatawag na pito. So, meron kasi itong guma. May guma ito sa gilid. Ayan, kung nakikita ninyo yung puti na ito, ito, yan, yung puti na yan. Pagka yan naluto,
narurupok na siya. So makukuro na to ng leak. Ito nung klaseng higpit mo, pag kayo nang naluto, magli-leak na yan dito. So hahanap ko ngayon ng bago. Swaging. Hindi ako maanong gumamit nito. Alam kong gamitin to, pero hindi to ang gusto kong gamitin. Tara natin ah. So, ito yung mas gusto kong gamitin. Ito yun, swaging tools na isang set, isang martilyo, maliit, sa flaring tools. Ito. Po yung gagamitin ko, ito lang. So, hindi ko gagamitin yun, isa. Ito. Sa mga estudyante ko, hindi ako nagpapagamit ng automatic agad. So, ang pinapagamit ko yung mano-mano. Kasi mas maganda yung mano-mano. Okay. Excuse me po. Kaya mano-mano, kasi ito, may standard na lalim na siya. Ayan. So, yung standard na lalim niya hanggang dito. So, kung pupukpukin mo siya, ito, papasok yan dyan siyempre. Ipapasok na natin siya rito sa access valve area kung saan pwedeng paglagyan na ng access valve. So yung dulo nito, yung loob, ito. Ito siya, ayan siya. Okay? Hindi natin siya isasama rito kasi pag hininang natin medyo mapupurnada. Okay? Gamitin natin sa paghinang acetylene. So, bago mo gamitin ang isang acetylene, dapat ma-check mo yung bawat joint niya kung maluwag. Kasi mahirap na eh. Mamamaya, biglang may mag-apoy. Tapos siya, mataranta kayo. Eh, hindi nyo alam kung paano patayin nyo ng apoy nito. Baka mamaya, bitawan nyo na lang. So, check muna kung medyo masip yan kung ito, maluwag. So, dapat natin ito sisikipan. Okay na. Okay. Ayan. Tapos yan, konting labas lang ng hangin. Sa oxygen. Gas. Oxygen. Saka gas. Okay. Konting labas lang. Malamang may magtatanong sa inyo, bakit itong gagamitin ko, hindi yun,
map gas. Ang map gas madali lang, 'di ba, gamitin. Pero dahil sa gusto ko rin siyang gamitin, mas madali. Kaya lang baka mabitin lang ako sa paghinam. So dito ako sa acetylene. Mas maganda na makita ninyo kung paano gamitin yung acetylene mula umpisa pa. So unang bubuksan yung gas. Konti lang. So kailangan na natin ito. Kasi kaya natin kailangan ng pantakip sa ilong, kasi pagka ito sinindihan na natin, may mga alikabok na lilipad. Pagka yun lumipad yung alikabok na yun, yung mga itim, baka pumasok sa ilong, cancer na sa sinus mo. Okay? So, isa natin. Yung nakikita, meron tayong motor pan dito. So, saan natin dapat ibato yung apoy? Sa baba. Dito ba sa bababa yung dulo ng apoy o pataas? So, mas maganda pataas ang apoy. Nagbaga sa kanya na ipahid. Pahid lang. Tapos yan, natin itong nitro sa gabal sa likod. Malamang may magko-comment, naghihinang ako, may nitro sa likod. So, unprofessional, di ba ho? Hinang. So, pakita ko sa inyo yung hinang. So, yan po yung hinang. Ito naman, lalagyan natin ito ng access valve. Ito yung condenser. So, lalagyan natin ng access valve dito sa lugar na to. Ito mismo. So, ito yung papuntang condenser. Yung galing sa condenser. So, ito naman yung lalagyan natin ng access valve.
Ito yung nakita nyo nun una ron sa ano, unang footage. So lalagyan natin to ng access valve. So tatanggalin lang natin tong bahaging ito. So ayan. So ayan po, nahinang na ho natin. Ayan. Natin ngayon para lumabas yung mga laman niya rito sa pinaghinangan, yung mga natanggal dun sa loob, dapat mailabas natin lahat yun. So kung magna-nitro, ang gamit natin ay itong pula, hindi yung kulay blue. Natin pong dalawa. So para masiguro natin kung walang leak, kailangan natin ng tubig na may sabon o yung may halong joy. So maganda yung pagkakahinang. Tatanggalin na natin itong isa. Tatanggalin na natin itong isa para maibalik na natin itong sa unit. Ma-assemble na itong condenser. So yung evaporator, iiwan natin yung kasi yun ang may leak. Ginawa ko yung hinang na yon para yung mga rad niya na dumikit bumaba. Para pagpasalpak natin nung dugtungan, wala siyang masyadong tingga na nakabara. Tungan, so medyo madumi siya. So pag ito niliha, dahil ang flammable naman siya, kailangan yung takpan yung dulo. Okay? Kailangan yung takpan yung dulo para pag nilihain mo siya. Para mas, kaya siya nililiha para mas madali siyang kapitan ng copper rod. Pagka oras na lihain mo siya. Oras na maliha siya, madali siyang kapitan ng rod. Tatakpan nyo lang yung dulo para hindi siya pasukan ng dumi. Okay. So, yun. Ano naman paglinis. So, yun no. Ito. Yung pagliha pababa. Pababa para malinis.
para malinis, pababa po yun. Paghinam, pag pagliha pala, pagliha. So ayan, para malinis 'to. So ayan. So malinis na siya. Parang walang nangyari. Okay? So ayan. So ina-nitro natin uli para lumabas yung mga dumi pa. Nitro natin ulit 'yan. So inalis na natin yung nakadikit dyan na ito. Inalis na natin. So na-nitro na natin yan. So kung ano man yung mga dumi dyan, nailabas na. So ipabalik na natin tong condenser sa platform nya para mabuo na to. Hinangin na lang to. So, hinang na lang. Ayan. So, ito tumilyo muna natin yon para hindi siya masyado lumikot. Kabila naman. Kung inyo napapansin, yung tumilyo rito sa baba, dati eh kinakalawang. Ngayon, pagbabalik-balik ko lang siya, yung kinakalawang naman na nasa taas, yung tumilyo na hindi kinakalawang, yun halos bago pa, dito naman siya sa baba. Para yung susunod na gagawa ng aircon na to, eh hindi siya mahirapan na mag-backlash ng tumingyo rito sa baba. Alam nyo ba kung bakit? Kasi unang-una, pagka nililinis ang aircon, lahat po ng tubig ay pababa. So habang tumatagal ang paglilinis ng aircon, mga ilang taon, laging nililinis, yung tumingyo po sa baba, eh lagi hong kinakalawang. Okay? Kinakalawang po yan. Pero pwede naman po kayo bumili po ng tornilyo na stainless o yung may nabibili kasi stainless na tornilyo, kaya lang ako medyo mahal. So ito na lang yung ginagawa ko dahil lang reprocess na ako ito, nire-reprocess ko ng maigi, kaya lang flammable po yung freon niya. So binabaliktad ko yung mga tornilyo niya, yung kinakalawang sa baba, nilalagay ko sa taas. Yung nasa taas na tornilyo na medyo bago-bago pa, yun ang nilalagay ko sa baba. Lagyan na natin tong kinakalawang tornilyo bandang taas. Gagawin natin. May nakikita ko yung vacuum sa likod ko, hindi ba? So, ang gagawin natin, habang hinihinang ko ito, itong bahagi na to,
Ito, habang iniinang ko to, galing sa condenser, punta ng compressor. So kung inyo napapansin naman, ito, itong bahagi na to na para sa access valve, dito ko ito ilalagay. Itong hose na to. Itong hose na to. So habang iniinang ko siya, binabacuum ko na siya. Para lahat ng mga usok, saka yung mga natatanggal sa loob, kung meron man, eh, nahihigop na ho siya kagad kasi ito papasok po yan dyan eh. So, kasi ito, papasok yan dito, pupunta yan dito sa mga tubo na to, kasi lalabas dito, so mahihigop po siya. So, ganun ho yun mangyayari ho dun. So, hihigupin po lahat. Pero bago yun, nalagyan muna natin ng para ito. Babarahan muna natin ito ng konti. So, ito. May para na. Ayan. So, nilagyan ho natin ng tape. Ito. Ito. Tataka ho kayo bakit wala ho akong ginamit na gauge. So kasi ho, maghihinang ho ko eh. Number one po, pinangangalagaan ko yung gauge. Baka kasi masira. Hindi ho kasi siya yun pwede ho sa mainit na hangin yung gauge. So yun ho yung mga nalaman ko ho rin sa sistema po ng isang gauge. Meron hong mga gauge na magagandang klase. Eh yung gauge ko lang ho eh, medyo alam nyo na, pang R134A lang, saka R22. So, hindi po siya pang R32. At po 410A, po 600A, po 407C. Yung mga tipong pang-flammable. Umpisa na ho natin. Under na ho yung vacuum. So nakikita niyo yung vacuum, umuusok. Vacuum, oh. Umuusok yung vacuum. Ayan ho yung nangyari ho sa loob. Marami yung usok na nandun kaya nilalabas niya. So ganun ho yung proseso ko ho ng pag-reprocess pagka ang freon na pagka ang freon na ginagamit sa aircon ay flammable. So dahil ang binubuo ko na siya, so kailangan eh lagi akong may suporta ng vacuum, hinihigop na kagad yun usok na nalikha nung paghinang ko. So ganun ho yung proseso ko talaga. Nakita nyo ulit, pinakita ko ulit na talagang inuno pa sa inyo yung camera. Nilakad ko sa inyo yung camera hanggang dito. Dito sa ano na yan. Dito. Yan. So pinalakad ko yung camera dyan. Nandun sa kabila. So ganyan din yung gagawin ko rin dun sa
evaporator. Ganyan din yung gagawin ko. Pagka oras na mahinang ko na yung butas noon. Abang ikakabit ko na yon, pag nahinang yung butas niya at ikakabit na yung evaporator niya dito sa platform ng aircon niya para mabuo na yung unit. Ganyan din ang gagawin ko. Kaya siya meron doon access valve sa charge line o low side. Para habang iniinom ko, lahat ng mga usok ulit, mga usok, saka yung mga natatanggal yung salap sa loob, eh mahigop na agad. So pwede rin naman itong gawin sa mga R22 o 134A, saka R600A sa mga rep.